Tumayo po tayong lahat para po sa isang panalangin. Ama naming Diyos, lubhang banal at makapangyarihan ka po sa lahat. Pinupuri at sinasamba ka po ng bawat isa sa amin. Nag-aalay po kami ng maraming maraming pagpapasalamat pagkat taglay pa po namin ang aming hiram na buhay at lakas, higit sa lahat ang aming pong mga karapatan na maglingkod at tumawag sa iyong napakabanal na pangalan. Maraming maraming salamat po, Ama naming Diyos, sa pagkakataong ito ay masasaksihan po namin ang pagtatapos ng mga nagsipag-aral sa Certification Program for Sign Language Interpreters ng New Era University. Maanong saksihan mo po ang isasagawa po naming mga pagtitipon, samahan mo po ang bawat isa sa amin, bigyan mo po kami ng magandang panahon at pagkakataon upang makapagdulot kami ng kapurihan sa iyong napakabanal na pangalan. Patuloy mo pong basbasan ang mga kakasangkapanin mo po upang sa gayon ay makapagdulot kami ng kaaliwan sa iyong napakabanal na pangalan. Pagpalain mo po higit sa lahat ang amin pong tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Pagkalooban mo po sila ng pinakamabuting kalusugan, ng mahaba pa pong buhay at lakas. Patuloy mo rin pong basbasan maging ang kanilang pinakamalakas na katuwang, ang kapatid na Angelo Eranio Manalo, upang patuloy po nilang kaming napapangasiwaan sa aming paglilingkod sa iyong banal na pangalan. Lubos po ang aming pananampalataya, dininig mo na po ang aming mga dalangin at nagpatawad ka po sa lahat ng aming mga kasalanan. Ibinabalik po namin sa iyo ang lahat ng kapurihan at patuloy mo kaming saksihan sa isasagawa po naming mga pagtitipon. Magalang po naming hinihiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos sa patuloy na pagkasangkapan niya sa ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, at sa ating tagapag-ugnay ng mga kapisan ng pansambahayan, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, sa paglulunsad po ng mga aktibidad para sa mga kapatid natin sa loob ng Iglesia ni Cristo, maging ang mga nasa uring differently abled person, lalo na po ang nasa uring deaf, upang sila po ay maipagmalasakit at maalagaan. Nagpapasalamat din po kami ng marami sa lahat po ng mga nangangasiwa sa ating pamantasan, ang New Era University, sa lahat po ng mga tagapagturo at mga kinakatuwang sa Certification Program for Sign Language Interpreters o CPSLI. At gayon din, nagpapasalamat kami sa lahat ng mga mag-aaral na ngayon ay sumasaksi sa culminating activity na ito. Muli po ay masaya po kaming bumabati ng magandang araw po sa inyong lahat. Sumapit tayong muli sa makasaysayang yugto ng programang ito na marami po sa ating mga mag-aaral ang tumugon at nagsikap na makatapos ng pag-aaral sa programang ito na inilunsad ng ating namamahala. Sa layunin na mapaunlad ang kanilang kasanayan o skills sa sign language interpretation at higit sa lahat ay lubos na makatulong sa mga taong nasa uring differently abled, particular na po sa mga deaf, kaanib man sa iglesia o hindi. Tunay na ito po ay nagdulot sa mga mag-aaral ng kaalaman, kakayahan at kasanayan sa pakikipagtalastasan o pakikipag-usap sa mga deaf. Nagdulot din ito ng kasiyahan sa atin dahil alam po natin na tayo po ay kaisa ng damdamin ng ating namamahala, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, at ng ating tagapag-ugnay ng mga kapisan ng pansambahayan, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, sa pagmamahal at pagmamalasakit sa mga kapatid upang makatiyak tayong lahat ng pagtatamo ng mga pangako ng ating Panginoon Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo,
ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan. Buong puso po kaming bumabati sa lahat ng mga nagsipagtapos sa Certification Program for Sign Language Interpreters o CPSLI para sa second term ng school year 2022. Congratulations po sa inyo, mga kapatid. Pleasant day to all of you. Let me express my heartfelt congratulations to the CPSLI, which spells out a certification program for sign language interpreters, which has reached its glorious fifth year. This culminating activity is a living witness to the success of the program, which is the brainchild of the Iglesia ni Cristo Executive Minister, Brother Eduardo V. Manalo. Sign language is a special language which found its home among the members of the Church of Christ who are deaf. Through this program, members who are deaf have had a good chance not only to become deeply knowledgeable of the Christian faith, but also to become productive and responsible employed individuals. Congratulations to the CPSLI organizers. You have succeeded in fulfilling the vision in favor of our Christian brethren. Do you have an idea how many languages are spoken worldwide? I believe you may be surprised at the numbers. The internet puts the figure at more than 7,100 languages spoken worldwide, standing for the multitude of races and cultures from all the habitable corners of this planet. That is quite a number, and you might readily perceive such big figure to be making the world so diverse, but beautiful for terrestrial habitation and progress for the 8 billion people living today. Quite the contrary, however, the multilingual nature of our languages spoken by the multitude of races and cultures poses problems, unnoticeable as they may seem, but could spell potential disasters. The more the diversity and differences are noted among the languages, the further human communication breaks down. This breakdown isolates every culture from the others to a considerable extent. This phenomenon also widens the gaps and sets limits in the sharing and distribution of wealth and in the exchange of knowledge among nations and peoples.
Every list of the most spoken languages in the world includes English, Mandarin, Hindi, Spanish, French, Arabic, Bengali, Russian, Portuguese, Indonesian, Urdu, Japanese, German, Punjabi, Wu Chinese, Telugu, Turkish, Korean, and Marathi. But to this list, I would add Filipino as one major concern. You may wonder why. The reason for this is that the language the church uses in teaching its doctrinal beliefs is Filipino. Another language is the sign language, which brethren who are deaf have used to make themselves active in every human aspect of life. When the Center for Language and Translation Studies started in the New Era University, the first problem was to define the role in relation to the needs of both the university and the church. It is believed to be a primordial concern to set the parameters and limitations of the center. If it is to function with success in its output, what must be the scope and limitations of its endeavors, and how wide and deep should its concerns be? One can at once discern that the answer to this is to be described as a tall order. As a center in its infancy, we do not expect CLTS to have the characteristics of similar organizations that have already thrived for years and decades. We cannot dream bigger than we could ever contact and eventually succeed in fulfilling our dreams as well. With a well-established organization, shored up by academically trained and qualified language teaching faculty and personnel, and a well-defined framework and blueprint, we can be assured of progressive outputs to realize the vision of a center as is ours. At the very outset, we do not intend to deal with all the languages the nations of the world speak. This condition is the closest to impossible for a newly formed organization like ours. However, such a mission can serve as the fuel to keep our inspiration alive and burning. We need to practice a certain degree of pragmatism in this regard, to satisfy the utilitarian demands of both the church and the university. With the successes we could gain along the way, we could surely work more to reach more heights of success in the endeavors of our newly born center. We in the CLTS look forward to the time we can cooperate parallel to the vision of the church administration. In the meantime, we leave it to God to guide our way. My congratulations to all CPSLI graduates. Again, a pleasant day.
Sa lahat po ng mga magsisipagtapos ng certification program for sign language interpreters, para po sa second semester ng taong kasalukuyan, ay maligaya po kaming bumabati sa inyong lahat. Congratulations po! Nawa ang mga natutunan po ninyong kaalaman, mga kasanayan, ang siyang maibahagi rin po natin sa ating kapwa-tao na mahihikayat din natin at makakasama natin sa tunay na pagmamalasakit sa mga taong may espesyal na pangangailangan, pangunahin na po ang mga deaf persons. Ang napakalinis at napakabanal na layunin ng pamamahala ng Iglesia na siyang naging dahilan ng pagtatagumpay ng Certification Program for Sign Language Interpreters ng ating mahal na pamantasan, ang New Era University, nawa ay lalo pa pong lumaganap sa anmang panig ng daigdig sa tulong at awa ng ating Panginoong Diyos. Sana po ay mamamalaging kaisa tayong lahat ng ating tagapamahalang pangkalahatan, maging ng ating tagapagugnay ng mga kapisanang pangsambahayan sa pagsulong ng mga gawaing mag-aakay sa lahat tungo sa pagpapaunlad hindi lamang ng ating kasanayan kundi ganun din para maging mapalad tayo sa dakilang araw. Sa lahat po ng mga nagpagal, nagmalasakit sa CPSLI, mga sign language evaluators, tagapagturo at staff na bumubuo po sa CPSLI, maraming salamat po sa inyong lahat. Alam po nating ang lahat ng pagpapagal natin para sa gawain ng Panginoon ay hinding-hindi kailanman mawawala ng kabuluhan. Muli po, congratulations po sa inyong lahat. Mangyaring tumayo po ang lahat para po sa ating panalangin. Panginoon po namin Diyos, sa iisang tinig, nag-aalay po kami ng maraming pagpapasalamat sa dakilang pag-ibig mo po sa bawat isa sa amin. Ipinahintulot mo po ang manamin Diyos na makapagtapos ang marami sa mga lingkod mo para makatulong po sa aming namamahala sa kapakinabangan po ng mga lingkod mong mga deaf. Maawa ka po sa bawat isa sa amin. Gamitin mo po kaming mabuting kasangkapan para lalo pang makatulong sa aming namamahala sa ganitong aktibidad at gawain sa iyong banal na iglesia na lalong magbibigay po ng kapurihan sa iyong banal na pangalan. Pagpalain mo rin pong lahat ng mga nangunguna sa programang ito, patuloy pang ipagkaloob ang karunungan at kapangyarihan upang mapangunahan pang bawat isa sa amin sa mataas na uri po ng paglilingkod namin sa iyo. Panginoon po naming Hesukristo, tunghayan mo rin po ang iyong mga abang lingkod, lahat po ng ginawang pagpapagal ng bawat isa sa amin. Maanong suklian mo po ng pagpapalat biyaya upang patuloy po kaming magamit ng iyong pamahala sa kapakinabangan po ng iyong banal na iglesia. Muli po, makilapit mo po sa ating Ama ang lahat po ng aming karaingan, maging ang kapatawaran po ng aming mga kasalanan. Ama, sa muli po naming paglapit sa iyo, lagit laman ng aming pong mga panalangin, ang aming pong tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid ni Eduardo Manalo. Huwag mo po silang pababayaan sa bawat sandali ng kanilang buhay. Pamalagiin mo po ang karunungan at kapangyarihan upang maakay pang bawat isa sa amin sa mataas na uri po ng paglilingkod po namin sa iyo. Lakit na rin po namin ipinapanalangin sa iyo, Ama, ang pinakamalakas na katuwang, ang kapatid na Angelo Manalo. Lagi mo po silang pagpapalain ng pinakamabuting kalusugan, malayo sa lahat ng uri ng karamdaman, alang-alang na rin po sa kapakanan ng bawat isa sa amin. Ama, tumitiwala po kami, pinakinggan pong aming mga panalangin at patawad po sa marami naming sala. Ang lahat po magalang naming hinihiling sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.